Labi da Lena. Abagan natin ng Labi Lena bukas, Lunes, August 30. Bali may customer si Lucas. May magpapa surgeon sa kanya. Kaso, bigla, abang nagpapaliwanag siya dun sa customer niya, ni Lucas, dumating itong si Ramona. So, itong si Ramona, parang sinisiraan niya si Lucas dun sa customer niya. Piniliwanag ni Ramona yung side niya kung anong magiging effect, dahil kung tutuusin talaga, itong si Ramona ang magaling kesa kay Lucas. Di ba nga, ipopromote nga sana siya ng daddy nitong si Lucas, itong si Ramona. Pero dahil nga sa nangyari, pinagbintangan siya, di ba? Kaya siya nakulong. So ngayon, lumalaban na siya. Baga sa ano, yung mga ginawa sa kanya ng mga ni Vanessa, ni Lucas, ngayon unti-unti na siyang nakakabangon. Kaya ayun, sumulpot siya abang may customer itong si Lucas. Pinaliwanag niya yung side niya, ganito. Kaya yung customer, nagtanong siya, sabi niya, totoo dok? Sabi niya, kaya itong customer, dadalawang isip na siya kung tutuloy pa sa kay Lucas or tingnan natin kung lilipat sa kay Ramona. Kasi parang nakita naman natin sa kanyang mukha, na parang natatakot siya, di ba? Parang nagdadalawang isip siya na itutuloy niya pa yung doon sa clinic ni Lucas. Kaya nagdadalawang isip na siya. Yan ang abangan natin. Yan ang abangan natin kung ano ang mangyayari sa kanila at kung anong sasabihin ni Lucas doon sa kanyang customer at kung magagalit siya kay Ramona. Kaya abangan natin ang mga susunod na banata tungkol dyan. At ito naman si ano, si Adrian. Si Adrian, nag-usap sila ng kanyang mami Vanessa niya, na sinasabi ng kanyang mami niya, ganun-ganun na lang ba yun? Ang sabi nitong si Adrian, kausapan ko si Magda. Kaya yun ang ating pakakabangan kung anong gagawin ni Adrian kay Magda. Napakaganda na po ng kwento, paganda na po ng paganda. Kaya tumutok lang tayo sa mga magaganap pa. Daddy ni Adrian na si Lucas, inuutusan niya itong si Adrian na i-insert niya itong si Ramona. Alok, parang inuutusan niya si Adrian ng kanyang daddy Lucas na alukain lahat ng bawo nitong itong si Ramona. Tingnan natin kung anong matutuklasan pa nila about kay Ramona dun sa nakulong siya. Yung pagkakulong niya, sila naman talaga ang may plano nun, di ba? Kaya eto ngayon, siyempre, itong si ano, ang pagkakalat ng mga Narciso, yung may-ari ng kalaban nila na Magic Soup, sasabihin nila na dating nakulong ang may-ari nito. Kaya itong si Ramona at ang si Magda, gagawa sila ng paraan para luminis yung mga pangalan nila. So alam naman natin na kulong yung dalawa, di ba? Doon nga sila nagkakilala. So ngayon, ang iyaharap nila na magpapakalala na talagang may hari ng business ni Magda at ni Ramona ay yung dating tauan ng mga Narciso. So ngayon, di ba? Ito yung aarap sa mga media, siya ang magpapaliwanag na siya ang mayari. Ang sinabi niya dito sa mga tao, matagal siyang nagtrabaho sa kanila, di ba? Dapat siya ang dapat magreklamo, hindi dapat siya ang ireklamo, di ba? Kaya palaban din itong kasosyo ng ni Ramona at ni Magda. Kaya hindi siya natakot na inarap niya ang mga Narciso. So mabalik tayo ngayon kay Adrian at sa kanyang daddy. Dun kay Lucas, so ngayon meron binabanak si Ramona, meron siyang kaibigan na pangalan ay Sherin na doktora. Gusto niyang itong magtistigo about dun sa customer nila na nangyari dati.
So ngayon, itong si Ramona, hindi din siya titigil para malinis ang kanyang pangalan. Aalamin niya lahat kung ano ang baho ng mga Narciso. Ngayon, nag-aanap na ng kakampi itong si Ramona. Meron siyang kaibigan na si Cheryl. Kaya sinabihan niya na ito na kailangan niyang magtistigo about kay Lucas dun sa customer nila ngayon. Hindi alam ng mga Narciso na gumagawa din ng akbang ang mga Ramona at Magda para laban sa kanila. Kala nila sila lang yung nagaanap ng baho about kay Ramona at kay Magda. Kaya pakatutukan natin ang mangyayari at magaganap dito sa Lena. Alam naman kasi natin na talagang lahat naman ng problema nila Ramona at Magda at Jordan kagagawan ng mga Narciso. Kaya baga sa ano, gumaganti lang sila. Pero walang naidudulot ang pagiganti. I-apply mo lang sa buhay natin. Kailangan kung anong ginawa sa'yo, pabayaan mo na lang siya. Pero depende na lang sa kanilang ginawa. Pero kasi yung kay Magda at kay Ramona, hindi basta-basta yung ginawa nila. Talagang ipinakulong sila sa kasalanan naman na hindi nila ginawa. Siyempre, kahit naman i-apply mo sa buhay mo yun, tao ka lang. Tao ka lang. Kailangan mong maranasan nila yung pinaranas sa'yo, di ba? Siyempre, kung tutuusin, masakit talaga yung nangyari sa kanila. Kahit naman sa buhay ko mangyari yun, gagawa ka ng paraan para malinis ang iyong pangalan. So ngayon, anong gagawin mo para malinis mo ang pangalan sa mga tao? At siyempre, ang role naman nitong si Magda, si Jordan, at si Ramona, at yung mga iba pang kaibigan nila, kasama nila, yung mapabagsak itong mga Narciso. Pero yan po ang pakakaabangan natin kung paano nila mapapabagsak ang mga Narciso. Basta step out lang tayo. Tingnan lang natin kung ano ang gagawin ng mga Magda at Ramona at Jordan. Diba si Jordan, inapi yung pamilya niya, yung nanay niya. Diba kaya hindi nakakalakad dahil din sa mga Narciso. Dun sa kapatid niya, no, tito ni Adrian, yun naman talaga ang may gawa. Dahil utusan sa itong si Vanessa, utusan ni Vanessa. Yung mga ginagawa ni Vanessa, hindi alam nitong si Lucas. Kaya yan, pakaabangan natin. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magpapasalamat lang po ako sa inyong lahat. Pasalamat po kay Christina Makapagal, kay Ashley Makapagal, kay Gregoria Bondoc Caneja, kay Eddie Salvador, kay None Malyari Gibara, at kay SP Gibara, at kay Eunice Gibara, maraming salamat, at kay Kenneth Bondoc at Kenneth Gibara, maraming salamat po. At nga po, kay Titan Love TV, at kay Pobring Survivor. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at kay Darlene, bye-bye. Thank you. Kung bago kang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Click mo na rin ang bell button para lagi tayong natin sa mga bagong video. Salamat and of course yung haul. Bye-bye.